Siguro masaya si tatay at si nanay kung yung kabuhayan natin ngayon ay ganito na, hindi tulad po sir nung naranasan namin na nung bata kami, ika nga eh, yung baon lang sa elementary, minsan nahihirapan ka pa eh. Nag-high school ako sir, uniforme nga lang. Pinanghiram lang ako ni nanay o pinanghingi sa mga hindi na kailangan ng mga uniforme. Yung bang ganun kahirapan sir? Napakahirap sir. Talagang kaya nga sabi ko, kung ganito na yung pamumuhay natin ngayon siguro, masaya si nanay. Yun lang ang nagkasasakyan ako sir eh. Baka matutuwa yung mga magulang ko nakita ngayon na kalabaw lang namin sinasakyan namin dati sir. Ngayon may sasakyan na. Dahil yun ay dahil sa kanila sir. Yun ay dahil sa iniwan nila. Dahil sa lupa na iniwan nila sa amin at ngayon ay pinagyamanan sir. Minsan sir, kahit binabalikan mo yung mga nakaraan, kahit masakit o mahirap, minsan yun ang parang nagpapatibay sa isang tao. Yung nakikita kong umiyak si nanay, minsan dahil hingi ka ng baon, walang maibigay. Magbaon ka na lang kung may saging dyan, baka ng saging. Ganun lang. Pasukan na yung gamit. Ang bata, pag pumasok sa eskwelahan, pagandahan na ng bag yan, sir. Nakabak. Mga ganun eh. May mga gamit na. Sir, nung kami mga bata, minsan yun pinaglumaan ni ate. Kukunin lang namin yung mga walang sulat, sir. Tapos, iipunin namin, tatahihin lang, sir. Para may notebook ka. Minsan naisip ko dahil wala na sila. Sana na para naparandam ko sa kanila na yun lang masakay ko na sila sa sakyan, sir. At naipasyal ng mga ganyan. Sir, ang sarap siguro. Ang pamumuhay namin noon, yung kakainin, utangin. Pag nag-arbest, babayaran. Ganun lang po ang naging routine. So, dahil nga po siguro, dahil yung pamumuhay ngayon medyo gumanda dahil kinuwerte-tinutin mga kapatid. Kaya minsan naalala natin pag binabalikan nyo at tinatanong nyo, sir, medyo nahano tayo, nahatig talaga yung damdamin natin dahil naalala mo yung hirap na dinanas. Ako si Ernesto D. Lacson na nakatira dito sa San Vicente, Santo Tomas, Pampanga. Okay. Sir, ano po ang hanap buhay ninyo? Ako po isang magsasaka. Mm-hmm. At ako isang technician din bale ng Department of Agriculture na tinatawag na local farmer technician. Matagal na ho kayo sa larangan ng pagsasaka? Actually sir, sa totoo lang, anak po tayo na talaga ng magsasaka. So, ibig sabihin, bata pa ako lang naging katuwang ni tatay. May share ko sir, grade 5, marunong na akong magkararo ng kalabaw. Grade 1, kasama na ako ni tatay na pag inaaral yung kalabaw, ako nang katuwang ni tatay. So, ibig sabihin, nung lumitaw daw ako, nung pinanganak ako, tuwan-tuwa si tatay. Dahil may dalawa akong ate. So, ibig sabihin, babae ang mga nauna. So, nung lumitaw daw ako, tuwan-tuwa si tatay dahil may katuwang na sa pagsasaka. Hindi nga siya nagkamali. Ako yung naging kapalit niya. Kwento mo nga, sir.
si tatay mo ay ano, siya lang yung nagsaka sa mga kapatid niya. Yung kinikwento mo kanina. Opo, sir. Si tatay talagang isang magsasaka. Nakakalungkot man sabihin, hindi nakapag-aral si tatay. Ang kwento sa akin hanggang grade 4 lang. Nahinto na siya dahil walang katuwang si lolo noon, siya na ang nagsaka. Yun nga, hanggang sa tumanda, nagkapamilya. So, yun ang naging maganda naman dahil yung programa ng panahon ni ang pagkakalam ko, panahon pa ni Magsaysaya. Tapos si pinatupad ni Presidente Marcos. Yung mga sendero ay yung nga, yung PD-27 na lahat ng ano ipamahagi sa mga magsasaka. So dahil isang magsasaka si tatay at naging tenant nga, so isa siya sa mga naging naging beneficiary sa lupain ng mga sinyan, dahil sinyan po yun dito eh. So yun nga, hanggang sa sinaka ni tatay, so hanggang ngayon po nandyan, tayo naman po ang nagsasaka ngayon. Kwento mo, sabi mo, ang mga kapatid ng tatay mo, mayayaman? Ay, siguro po, sabihin ko kung may kaya yung mga uncle ko. Totoo nga, may kaya talaga yung mga auntie ko at saka mga uncle ko. Dahil may, siguro yung may lumitaw na mga negosyo at nagsipag-aral yung mga anak nila. So, si tatay nga ganun, isang magsasaka. So, pinilit pa rin kami ngayon ay papag-aralin. So, sa hirap ng buhay, minsan talaga hindi maiwasan. So, sa totoo lang, lima kami magkakapatid. Walang naging professional. Hindi umabot sa, dahil sa kakulangan ng, yun nga, yung financial, sir. So, hindi naman siguro sagot yun dahil ang nakikita ko naman basta may diskarte ka lang sa buhay. Siguro eh makakaraos din ika nga. Sa aming magkakapatid, may dalawa po akong kapatid na lalaki din. So ako nasa gitna. So ako lang ang nagsaka. So yung kapatid kong isa, yung katabi dito, yung kasunod ko, ay nasa New Zealand ngayon at silang pamilya. Si Bunso naman ay doon nga sa San Miguel ang tatrabaho ngayon. Tayo po ay sa mga lalaki, ako po ang nagsasaka. May kwento ko kanina na bagamat ang airpods mo ay magsasaka, ang mga kapatid niya ay mayayaman, kayo naman ay mayaman sa lupa. Ayun po yung may pagmamalaki ko, sir. Sa mga panahon noon na dahil nga si tatay nung buhay pa, minsan naisasabi nga dahil nung nagsasaka siya, siyempre ang ani ay siyempre binibigay kay lola. So yun nga, siyempre mga ugaling ka matanda yan, sir. So, ibig sabihin yung tulong ni tatay ika nga yan. So sabi ko nga kay tatay nung mga panahon na ako'y nagkaisip na rin, tay, sabi ko, maswerte ka. So, o kaya maswerte yung mga magsasaka. Dahil may naging batas tayo na kayo nga inabiyayaan ng mga lupain. So, ibig sabihin, para pwedeng umangat ang kabuhayan, magiging sarili nyo na yung mga lupa. Yun lang po, binabayad nyo. Yun yung tayo mga bis nyo, sabi ko. Dahil nga po si tatay hindi maalam, hindi po nakapag-aral nga. So yung binayad mo kay sa mga sinyan ay yun ay naging buwis mo lang. So ang kagandahan pa nun, sir, ang sinyan po noong mga panahon na yun, hindi tinanover sa land bank. Ay sa mismong sinyan ng opisina talaga. So kung ano yung halaga ng pinababayad ng panahon ni tatay noon, ganun lang po ang halaga ng iba. So sa madalit salita ay na-award po kay tatay nga yan. So sabi ko nga kay tatay, maswerte ka. Wala ka mang cash na hinahawakan.
eh marami ka naman lupain, ikaw naman ay mayaman sa lupain. Yun po ay pinamana sa amin ngayon, yun nga, kahit sila po ay nasa kabilang buhay na, sabi ko nga minsan sa aking mga kapatid, eh, siguro masaya si tatay at si nanay kung yung kabuhayan natin ngayon ay ganito na, hindi tulad po sir nung naranasan namin na nung bata kami, ika nga eh, yung baon lang sa elementary, minsan nahihirapan ka pa eh. Nag-high school ako sir, uniforme nga lang. Pinanghiram lang ako ni nanay o pinanghingi sa mga hindi na kailangan ng mga uniforme. Yung bang ganun kahirapan sir? Napakahirap sir. Talagang kaya nga sabi ko, kung ganito na yung pamumuhay natin ngayon siguro, masaya si nanay. Yun lang ang nagkasasakyan ako sir eh. Baka matutuwa yung mga magulang ko, nakita ngayon na kalabaw lang naman sinasakyan namin dati sir. Ngayon may sasakyan na. Subong lang dahil sa kanila sir. Yun ay dahil sa iniwan nila. Dahil sa lupa na iniwan nila sa amin at ngayon ay pinagyamanan sir. Marami nagsasabi, bebenta mo pera yun. Pero hanggat maaari, sabi ko sa mga kapatid, hanggat maaari, wag. Sa totoo lang, yung pamangkinayan at papatayo ng bahay, nagkaroon ng pera. So, ibig sabihin, hindi problema yung tatayuan dahil may lumba, sir. Yun lang po yung isi-share ko. Isang sir, kahit binabalikan mo yung mga nakaraan, kahit masakit o mahirap, minsan yun ang parang nagpapatibay sa isang tao. Tayo sir, marami tayong pinagtaanan na hirap sa totoo lang. Bigyan mo na example ng hirap na yun. Sir, na high school, isipin mo, bago ka mag-aral, working student, pagtrabaho ka, para lang may mahabiling mga uniforme, mga school supply, construction sir, dinanas natin yan. Basta nakipagtrabaho tayo sa mga paggawaan ng paso, para lang pagdating ng Lunes, Martes, hanggang Biyernes, may mababaunan. Isa sa mga kahirapan na dinanas sir, nag-aaral ako, hindi ko naranasan magano sir, sa totoo lang, sa sakyan. Dito sa bukid ako dumadaan, dito sa mga pilapil lang, hanggang doon. May high school kasi yung ano eh, yung Santo Tomas. Yung mga kahirapan na pwedeng natin madaan, masabi ko nga. Mahirap sir, yung mahinin ang tatay mo. Lalo na yung mga bata pa kami. Yung nakikita kong iyak si nanay minsan dahil hingi ka ng baon. Walang maibigay. Magbaon ka na lang kung may saging dyan. Baon ka ng saging. Ganun lang. Pasukan na yung gamit. Ang bata, pag pumasok sa eskwelahan, pagandahan na ng bag yan, sir eh. Nakabak. Mga ganun eh. May mga gamit na. Sir, nung kami mga bata eh, minsan eh, yung pinaglumaan ni ate, kukunin lang namin yung mga walang sulat, sir. Tapos, iipunin namin, tatahihin lang, sir. Para may notebook ka. Tapos, yun muna ang dadalin mo. Ngayon, pag nagkapera na si nanay, doon pa lang bibilin yung mga kakulangan sa eskwelahan. Si ate, dahil sa kahirapan din, si uncle naman, yung bunso na yung tatay, dahil may negosyong paggawa ng bag, tumira sila doon. Dahil nga sa tulong ni uncle, para nga minsan, para pag nag-aral, may bibigay na tulong si uncle. So, ganun sir. Sa totoo lang sabi ko, minsan naisip ko dahil wala na sila,
sana na para naparandam ko sa kanila na yun lang masakay ko lang sila sa sakyan, sir. At naipasyal ng mga ganyan. Sir, ang sarap siguro. Mga sarili mong sasakyan ko. Oo, oh, yun, sir. Anong gamit ng mga to? Eh, pang-family, so, tsaka... Deliver. Pang-deliver, sir. Kailangan natin ng pick-up. Mm-hmm. Lalo na pag-isda ang yung mga hipon at tsaka bangus. Mm-hmm. Dito, kailangan eh. Ayun ang mga cooler. So, dapat talaga dito sa... Mm. Ito yung pinagsaservis mo. Tumi ka ng oras yun, sir. Kaya kailangan mo umuwi ng hapon kasi may iba ka pang racket. Ede, gigising ka lang alas 4 ka mo, sir. Ang madaling araw. Madaling araw. Yes. Alis ka ng alas 5. Dapat alas 7 nasa eskwelahan ng mga yun. So, ibig sabihin, 7 o'clock, libre tayo. Kaya may trabaho ko bang iba. Kung kaya tapos sa opisina o kaya may mga gawain sa field. Pwede mong gawin. So, ito po yon, ito yung pan-deliver ng isda. Tapos, nagsiservice pa siya ng mga bata. Noong bang nag-umpisang gumanda ang buhay mo, wala na sila? Si, actually sir, si nanay ay lalo kong naalala. Kasi dahil talagang hard work talaga tayo, sir. Yung sabi niya, huwag mong ano yun yung ano mo. Dahil na i-share ko nga sa iyo, di ba, sir? Nung panahon na sinasaka ko to sa amin, sir, may pamilya na ako noon. Nakikita dito ni nanay na sobrang hirap. So, sabi niya, huwag mong abusuhin yung sarili mo. Ganito, ganito. Kaya, minsan naalala ko si nanay yung bang, yung kalinga ng isang nanay. Minsan naalala mo din yung gano'n. Kaya, minsan naalala ko siya. Yung 4 na hektarya, yung tulong ko sa kanila yun. Sa kanila lahat yun. Basta yung nirent kong 3 hektarya, yun separated yun, sir. Yun sa akin yun. Kaya yung ginagawa ko. Kaya nga naisabi ko sa iyo sa kanina, sir, ang pamumuhay namin noon, yung kakainin, utangin. Pag nag-arbest, babayaran. Ganun lang po ang naging routine. So, dahil nga po siguro, dahil yung pamumuhay ngayon medyo gumanda dahil kinuwerte tinutin mga kapatid. Kaya minsan naalala natin pag binabalikan nyo at tinatanong nyo, sir, medyo naano tayo, nahatig talaga yung damdamin natin dahil naalala mo yung hirap na dinanas. Mahirap, sir. Talagang mahirap kung sa mahirap. Basta yung nakaraan natin pamumuhay. Kaya tayo naman may pamilya ngayon eh. Tayo natin parana sa mga anak natin. Ganun na naman. Yung, di ba mahirap ang magulang mo? Mahirap, sir, dahil magsasaka sila. Ganun ba yan? Siguro, sir, talagang yun ang po ang sasagutin ko. Si nanay din kasi, isang anak din na magsasaka. Hindi rin nakapag-aral, sir. So, si tatay ganun din. So, yun ang nakita namin, sir. Pero, ang Panginoon ay mabait, sir. Yung sabi nga, kasi nga, sir, siguro si tatay noong mga panahon na yun, hindi randam ang kaginhawan sa buhay. Dahil sa hirap ng buhay, sa pagsasaka. Pero, kami naramdaman namin dahil yung iniwanan niyang pinamana sa amin, sir. Ngayon, ramdam na namin. Dahil lalo na ako, sir, ako yung nagsasaka. Ibig sabihin, pinagyamanan ko, ayokong walang may mawala. May naranasan ni tatay ng mga panahon na siya'y malakas pa at siya'y buhay pa. May total, sa'yo naman yan, tay, sabi ko. Nabawasan ng kaunti yung ang binenta, yung at least naranasan niyang humawak ng pera. Sabi ko nga sa nanay at sa mga magulang ay kapatid ko noon, hayaan niyo si tatay. Sa kanya naman yan eh. Siya naghirap dyan. Ay naranasan niyang humawak ng, nung actually sir, matanda na siya nung mga panahon na yun.
60 plus na. Yun nga, pero yung mga panahon na ano, hindi talaga naranasan nila. So, nagbenta kayo ng kaperaso dun sa lupa niya para makahawak siya ng pera niya? Actually, yung nabentang una, sir, 1.3 hectares. Eh, sa malayo yun, yung tinatawag na gubat. Eh, yun ay ginamit, sir, nung way back 1991, nasa abroad ako, na atake si mama. So, nangailangan ng pera. So, yun, ibinenta yun. Yung panahon na ibinenta yun, eh, yun nga, siguro naranasan ni tatay na umawak ng pera, eh, gusto nga magano. Sabi ko, siyempre, pinipigilan ni na ano ngayon dahil nga, sabi ko nga sa mga kapatid, ayahan nyo sa kanya naman yun. Mahirap ang magulang mo dahil sa farmer sila. Buti ginusto mong maging farmer din. Eh, yung mga choice na ganyan, sir, sa totoo lang, napakagandang tanong, sir. Ako, kung susumain mo, sasagutin ko yun dahil wala kang choice. Bakit ka mo, sir? Eh, anak ako ng magsasaka. Alam ko kung anong puso at ang dami na magsasaka. Kaya nga pag sa magsasaka, nasasaktan ako pag gano'n ang mga usapin. Kaya lang gusto kong palitan yun, sir. Dahil sa naranasan ko nung bata ko. Gusto ko kahit magsasaka, gusto ko mayroong posibleng umangat yung pamumuhay. Hindi yung gano'n na lang ang... Yun nga, kaalaman, sir, yung kulang... Ang kulang po siguro, marunong si magsasaka, ika nga, yung minsan, yung ang kakulangan, yun lang po siguro yung minsan sa kulang ng magsasaka, lalo na sa pagbibenta, yung marketing na sinasabi. Pero sa pagpuproduce, di ba, nasabi ko. Yun po siguro yung sagot, sir. So, iniiba na natin, kung pwede nga lang, sir. So, kaya ka ba... nagtayo ng sariling co-op, kaya ka ba naging trainer? Actually, sir, hindi natin masasabing nagtayo ng co-op. Eh. Yung co-op na mana pa natin eh. Minanaan natin siyang kinatatay, siyang member. So, tayo ang nagsaka, nilipat lang yung pagka-member. Ang ginawa ko lang, sir, yung co-op, gusto ko lang matulungan. Yung hindi na hanggang-dun na lang. Yung sa totoo lang, sir, nagsasaka kami dati, isa lang yung makina namin. Talagang nandun pa, sa lalim ng duha dun sa pinuntahan natin kanina. Palipat-lipat lang, sir. Mag-araro ka. Pagkatapos mag-araro, lipat mo sa patubig. Bukas, tutubigan mo, tapos lipat mo na naman. So, napakahirap. So, nga, ika nga, kung nakita ni tatay ngayon yung mga machine na yan at mayroon ang kapwa magsasaka mo, eh, lalong matutuwa si tatay. Yung mga ano ng mga magsasaka ngayon, kung nakikita yung mga machine na yun, talagang matutuwa. Yung isang makina lang, talagang tuwang-tuwa si tatay dahil yung binibili namin ay second lang pa. Sir Boyet, ipakita nga natin yung mga na-avail mo sa gobyerno natin. Andito po, sir. Okay. Nakakupo yung kooperatiba namin ng isang four-wheel tractor. Okay. Kailan na-release to, sir? Actually, sir, budget for 2019 pa to. Okay. Yung unang programa ng RCEP. So, itong tractor ay ginagamit sa pag-land prep? Oh, yes, sir. Pang-cultivate. Ang mga palayan. Ang pagprograma po ng rice, pag nabigyan tayo ng isang tractor, a four-wheel tractor, eh ang kasama niya puntalim ay roto. Ito. Rotovator. Yes, sir. Rotovator. Yes, pag sa rice ang pinag-uusapan, rotovator. Okay. Tapos ito naman, harvester. Ito po. Meron po tayong Kubota. Okay. Si 70 Kubota. Ito man po ay combine harvester. Harvester ng rice and... Actually, pag 70, sir,
converted po siya, pwede sa rice ito, saka sa corn. Okay. Pero tayo po ay sa rice lang. Mm-hmm. So, sa rice lang natin ginagamit. Ginagamit. Okay. Ito, at saka yung transplanter ay sabay. Okay. Asan yung transplanter? Ito po, sir. Ito naman ang transplanter. Oh. Yes, sir. Ito po yung tawag na riding type. Oo. Oh, oh. Ganda. Ito yung po yung pwede ka na magtanim at nagtatanim ka. Dati yung mga nauna, yung mga walk behind. Mm-hmm. Ito mga riding type na. Riding meaning? Nakasakay ka na, sir. Nakasakay ka na. Nagtatanim ka. Ito, sir. Eh, nakasakay ka na. Mm-hmm. Pwede kang mag-operate, sir. Mm-hmm. At ang tinatapos nito, sir, ay kaya mo magtanim ng 3 to 4 hectares a day. A day? Yes. Bilis, ha? Pag riding type ang pinag-uusapan. Ito dito nakalagay yung... Pag nagtatanim ka na, pag nilagyan mo na doon sa dulo, so pwede kang maglagay ng mga extra ano dito. Mga punla. Lagay ng tray ito eh. So, ito talaga, pag gagamitin mo itong machine na to, pati yung way ng planting mo ng seeds, iba na rin. Yes, sir. Dito ka na, sa nakatray ka na. So, yan ang tinuturo natin sa mga matatawa ngayon. Pag nagpunla ka, sir, dito mo lagay. Sige, sir, abangan natin to. Abangan natin to. Pakita natin sa viewers natin paano nag-work to. Itong riding type transplanter. Transplanter. At hanggang doon sa pag-seedbed, pag-seeding. Seedling. Yung paglagay ng buto doon, ng palay doon sa tray. Sa tray, oh. Para makita nila. Kumusta yung pagiging leader mo? Mahirap na... Masarap siguro, sasagutin ko, sir. Masarap yung nakakatulong ka. Mahirap yung minsan, yung oras mo minsan sa pamilya mo, nahahati dahil sa obligasyon mo. At isang mahirap pa rin yung minsan gumagawa na tayong mabuti sa kapwa mo sa mga membro. Minsan nagiging dahilan pa. Hindi natin nga may sabi, minsan sabi ko nga, yung minsan sa kaya nga sabi ko sa'yo kanina, sana pag nagtayo ng asosasyon, huwag na po politika. Yung ganun bagay. Minsan humihingi din ako ng mga payo sa mga nasa isa taas. Hayaan mo yung isa, dalawa, ang nagre-reklamo. Mas doon ka sa marami o sa mga natutulungan mo. So minsan siya sa tao lang nasasaktan kasi yung puso mo eh para makatulong lang pero sa iba pala minsan hindi natutuwa. Yung minsan siya nakakalungkot sabihin eh yung sakit ng Pinoy minsan hindi maiwasan yung nandyan. Pag umaangat yung pamumuhay mo, akala nila yung pamumuhay mo andun lahat. Isang pangulo lang tayo, sir. Di man tayo mahawak ng pera, tresurero ang mahawak ng pera. Yun nga, masarap na mahirap. Yung makatulong, masarap sa pakiramdam, sir. Kasi bakit ka? Yun ang balikan natin. Yun ang nakikita ko, yung dahil magmula ng bata, yung kahirapan. So, kaya kung natutulungan mo yung mga magsasaka ngayon, yun ay bonus na talaga sa akin, sir. Talagang napakalaking bagay na yun. Dahil nga yung pagbalikan mo yung nakaraan, sir, mahirap. At maswerte tayo, sir, nung 2019, nakasama po tayo ito sa mga na-awardan ng Rice Achiever Award. Sa Pampanga po, isa po tayo sa nabigyan ng pagkakataon na gano'n. So, mag-focus naman tayo, sir, dahil nga po sabi ko nga sa inyo, sa agrikultura yan. So, ibig sabihin, anytime, basta larangan ng agriculture. Dahil na puso po natin dyan eh. Gusto po natin yan, sir. Kumusta na ang buhay mo ngayon, sir? Siyempre, sir, kung naikwento ko sa iyo sa hirap na, ang kukumpara natin ngayon, mas umangat naman kesa sa dati, sir. Makapag-aral yung mga bata at yung pangangailangan na ibibigay naman at
minsan nakakaipon ng kaute kung gusto mo may maipon dala, no? Yun ang ginagawa natin. Yun nga, sana nga, mas gumadang pa yung pamumuhay natin, sir. Eh, ako naman eh, basta po, ako, pananaw ko sa buhay eh, magsipag ka lang, sir. Meron naman sagot. Mahirap man sabihin, sir, eh, dami natin ng racket, ika nga. Naikwento ko nga sa inyo, yung ban na yun eh. Pinagsiservice pa natin sa St. Scholastic Academy nga, di ba? So, dagdag kita, ika nga. Masasabi mo ba na successful? Ay, siguro po, hindi ako sasagot nun. Yung mga tao na lang siguro yung nakakita sa pamumuhay natin o ano man lang. Basta ako naman, sir, siguro pag malaki yung mga successful, ako lang, sir, basta sa pamilya o yung maging healthy lang ng pamilya ko at makapag-aral, eh, sapat na ako, sir. Ngayon, kung may mga blessing pang dumadaan, sir, eh, bonus na lang sa akin yun. Pag mga ganun. Ayaw kong sabihin na successful ako, sir, baka kala nila magyayabang tayo kung parang gano'n. Siguro yung pamumuhay, kumpara natin yung pamumuhay noon at saka ngayon, eh, nakakaangat naman po ngayon. So, kano nakaluwang ang sinasaka mo ngayon? Sir, yung sinasaka natin dito, yung 1. almost 1.7 sa rice, tapos yung 2 hectares na fish pan, tapos mayroon dong actually din sa rin sa San Matias, inire-rent natin yun, 2 hectares. Tapos mayroon din tayo dun sa Magalang, 2 hectares din yun. Yun po yung, so doon lang tayo umiikot, sir, pamumuhay lang sa magsasaka. So walang tigil lang. Pag walang rice dito, sa kabilang site naman, meron tayo. Paano ba maging successful ang isang family? Ah, sir, yan ay sagot sa ano, higa nga, sipag at tiyaga. Lahat naman nangyayaring natin, sir, gano'n ang sinasabi, sipag at tiyaga. Maliban sa sipag at tiyaga? Sige, ako, sir, siguro may share ko, ano, tutukan. Tutukan kung ano man talaga yung pinapasukan na. Halimbawa, sabi nila sa rice, farming. Eh, business naman yan, sir. Farming yun, business yan. Tutukan mo. Paano matututukan? Ika nga. Eh, kung ano yung mga bagong teknolohiya ngayon, eh. Tumuklas ka, sir. Para kung may mga gandang, gaganda yung ani mo. May sipag ka na, may tiyaga ka pa. Ayun na, yung mga bagong kaalaman. At saka huwag lang susuko, sir. Sarangan ng pagsasaka eh, kasama yung ano. Pag sinabi yung mga kalamidad-kalamidad at saka yung mga presyo-presyo, yan ang kalaban ng farmer. Ang partner. Kaya dyan na talaga nalaan. So, ika nga, eh, subok lang, sir, ng subok. At saka yun lang sabi ko, ang maisi-share ko lang sa kanila, tumuklas kung ano ang nandun sa kanila. Kahit siguro na-share ko yung lugar ko, kung hindi naman nakmasa ka lang yung lugar, may sagot yun, sir. So, sa mga lugar nila, magigitan mo. Basta, wag lang pong susuko at actually, napakadali na nga ngayon, sir, kung marunong lang magsasaka eh. Ika nga, kaya lang, minsan lang magsasaka dahil sa mga gadget ngayon, minsan hindi natin masasabing lahat sila marunong gumamit. Ganun lang po. May gusto ka bang mensahe sa mga nanunod sa atin? Meron po, sir. Siguro, lalo na sa mga kapwa natin, farmer. Yun nga po. Siguro po, kung ano man yung mga nararanasan natin ngayon, lalo na sa mga pag nag-harvest na yung presyo, tutukan lang po natin, wag ang sawa. Kami po,
na bilang masasabing mga leader na sasabi o kaya bilang isang technician, yung tinuturo po namin sa inyo yung sana po may adapt nyo at yung pong liliit yung gastos nyo, gaganda yung ani nyo, doon po siguro mahahabol natin na kahit bumabagsak yung presyo ng palay, mayroong magiging sagot para kumita ang isang magsasaka. At saka po siguro wag lang po magdepende sa isang tanim. Basta po siguro ang may sasabi ko lang sa mga kapwa magsasaka, kung ano po yung meron, magtanim at tingnan po natin, pag-aralan natin kung lalo na po yung pag sa marketing, ika nga. Pag-aralan po natin na pag parting mahal ang mga gulay, doon po natin dapat nakatsyempo po tayo sa mga tanim. Yun lang po siguro may share ko sa kanila. Tsaka po magsawa, tsaka tsaga lang talaga. May awa ang Panginoon at alam ko ang mga magsasakay talagang mahal ng Panginoon. Bakit ka mo, Sir Buddy? Sa banal na aklat, wala namang nasasabing profesyon eh. Pero ang magsasaka nasasabi, Sir. So alam ko basta malapit lang tayo sa Panginoon at gumagawa, siguro po ibibigyan tayo ng ginhawa ng ating may kapat. Okay. Thank you, Sir. Ay, salamat din po.